Our topic is about the design of beam in shear. Beam are usually designed for bending moment force. Cross-sectional dimension are determined along with the required amount of longitudinal reinforcement. Once this is done, the section is checked for shear to determine whether shear reinforcement is required or not. This by no means indicates that shear is less important than bending. So, on the contrary, shear failure, which is usually initiated by diagonal tension, is far more dangerous than flexural failure due to its brittle nature. It occurs without warning, therefore beams are designed to rather fail in bending. This done by providing larger safety factor against shear failure than those provided for bending. So, concept of shear in beam. So, unahin muna natin itong nasa flip side na to. So, halimbawa, ito yung moment design at saka yung shear design natin. Ito yung beam natin. So, dito sa E is beam siya. So, makikita nyo dito, wala tayong axial force. So, yung N na to is 0 kasi wala tayong axial force. So, ang meron lang tayo is uniformly distributed load na ito at saka concentrated load. So, tapos section dito sa gitna. So, ito is yung reaction natin o yung sa support. Ngayon, pagka ilagay natin dito sa baba para magkaroon tayo ng free body diagram showing internal moment in shear force, ito yon. So, reaction pa rin to. Tapos yung load natin dito, ito yung moment natin. So, it's either yung moment natin is dito natin siya kukunin o kaya dito sa kabila yung magiging pivot natin. So, makikita nyo yung arrow natin is pa ganyan. Yung shear naman is dito sa gitna. Vertical siya na magkasalungat. Pababa yung isa at saka pataas yung isa kasi pupunitin mo nga siya. So, ang example nung shear is kumuha ka ng papel, punitin mo yung papel, yun yung shear niya. Parang yung beam din is mapupunit din dito. So, kung titingnan natin dito sa diagram na dito sa D, free body diagram showing internal moment as a compression and tension force couple. So, again, ito yung reaction natin. Load dito pa rin. Tapos, ito yung tension side nung. So, hatiin natin to. Pagkahin natin tong beam na to. Tapos, ito yung neutral axis natin. So, sa baba ng neutral axis is tension side. So, ito yung T. Tapos, dito sa taas, yung compression side naman. So, under dito sa tension side, ito yung nilalagyan natin siya ng reinforcing bar. Para ma-resist natin yung tension kasi dun sa unang mga discussion natin, yung concrete is mahina sa tension pero malakas sa compression. So, para ma-resist natin yung tension, lagyan natin siya ng reinforcing bar. Ngayon, sa taas naman, ito yung compression which is nire-resist ng ating concrete na to. So, ito yung compression side na nagre-resist sa ating compression force. So, ito, meron tayo ng shear dito na paganyan, saka pataas. So, kung titignan natin yung type ng shear, nandito naman sa right side. So, meron tayong type ng shear dito. So, meron tayo nung flexural crack at saka shear crack. Ano yung pinagkaiba ng flexural crack at saka shear crack? Kung makikita nyo dito sa ano natin drawing na to, yung shear yung flexural crack natin is padiretso siya. Ito yung nagka-crack siya dahil dun sa bending na ina-induce nung ating load na to. So, magka-crack siya kasi dito sa part na to is tension to. So, ngayon, lalagyan natin siya ng reinforcing bar. Yan, pa ganyan. Para ma-resist natin yung crack na to.
o ma-resist din natin yung tension. Kasi yung crack na to, nagkakakrack to dahil doon sa tension. So lalagyan natin siya ng reinforcing bar. So ganun din dito sa baba, para ma-resist niya yung mga to. Ngayon, kung makikita nyo, mayroon tayong naka-diagonal na crack. Ito yung kailangan nating i-resist gamit ang yung vertical reinforcement, or usually yung sinasabi natin na stirrups. Pag nilagyan natin siya ng stirrups dito, o di ba, mariresist natin yung crack na ganito. Kasi yan, kung nagkabitak-bitak yan, nagkaganyan-ganyan siya, at least hindi maano, hindi siya mag-fail kasi meron tayong nakalagay na stirrups. So yan yung dahilan kung bakit naglalagay tayo ng ating stirrups. So makikita nyo dito, may video dito na ipipli ko. Kung titignan nyo dito sa drawing na to, ito yung actual na test ng mga beam. So meron yung crack na nakaganyan. So ito, lalagyan natin ng stirrups para ma-resist natin yung crack na ito. Kasi yung shear na to is delikado, yung shear na to, kasi bigla-bigla lang to. Kaya dun sa ano natin, mas mainam na i-design natin yung beam na mag-fail siya under bending, or yung under flexural, kaysa yung under nitong shear. So dito sa video na to, makikita nyo kung paano mag-fail yung ating beam kung wala siyang stirrups. So the testing rig is now starting to apply vertical loads to the specimen, and the beam starts to deflect. Then quite suddenly we have an explosive failure near a support. This is what we call a shear failure, and it is something that we always want to avoid. If we slow down the footage, here is that failure again. Look how sudden it is. Now remember, this is a beam in which we have left out the shear reinforcement, and this is the consequence. So makikita nyo dun sa video na yun na yung tinitest niya na sample nung beam niya is paganyan din siya, nag-crack siya ng ganyan. Kasi wala siyang nakalagay dito na stirrups. So ito naman yung code na gagamitin natin sa pag-design nung beam natin under shear. For beam built integrally with support, BU at the support shall be permitted to be calculated at the face of support. So ito, yung BU natin ay pwede natin siyang i-calculate magmula dito. Mali ito pala, kasi ito yung support natin. Ito yung magiging support ng beam na to. So yung BU pwede nating kunin dito. Dito magano yung BU. Tapos section between the face of support in the critical section located D from the face of support for non-pre-stress beam. So ito yung critical section natin. Nakahiwalay lang kasi ito. So paganyan dapat siya. Ito yung magmumula dito yung D. O idodrawing ko na lang dito. Halimbawa ito yung pangita. Halimbawa ito yung column natin. Tapos ito yung beam natin. So ito yung D natin. Ito yung face of support, ito yung D, yung critical section natin. So paganyan 'yon. Dito lang kasi sa kabila, pinaghiwalay lang natin. So kung titingnan niyo dito, so ito yung D na to. Yung part na to is yung tension. So ito naman is yung compression sa taas. So ito yung i-design natin para sa ating stirrups, yung force, yung mga arrow na to, yung internal reaction na to. Ito yung kailangan nating
i-resist. Kaya maglalagay tayo ng ano natin, ng tinatawag na stirrups. So dito sa atin, so dito sa general na to na 409.5.1, yari na natin tong part na to. So, ito yung yung sa moment. Ito dito naman tayo sa shear. So dito meron tayong shear. Bin shall be calculated in accordance with section 422.5 at saka for composite beam, ito naman kung magdi-design tayo ng composite beam. Pero usually naman hindi natin 'tong ginagawa 'tong composite beam na 'to pagka mga special structure ng mga special structure 'to ginagawa o yung mga malalaking structure ito. Pero dun naman sa atin sa agricultural structure naman, hindi naman tayo nagdi-design ng mga malalaking structure na ano yung mga matataas. Kasi ano lang naman pang sa ano naman agricultural use only. Maliban na lang kung gusto niyo mag-design ng tin stories na ano piggery o poultry house. So ito naman dito, meron din tayong minimum shear reinforcement. So a minimum area of shear reinforcement EB min shall be provided in all regions where yung ating DO is greater than 0.5 P of the BC. Yung BC na to is yung shear ng concrete. Except for the cases in table 409.6.3.1 for at least EB minimum shall be provided for VO is greater to phi BC. So ito naman yung table natin para malaman natin kung hindi na natin kailangang gumamit ng reinforcement or shear reinforcement. So at ito naman yung table natin para sa maximum spacing of shear reinforcement. So maximum spacing is ito yon. Ito naman ang gagamitin natin. Tapos since yung reduction factor natin is nasa shear tayo, so 0.75 lang lagi yung gagamitin natin, ito yon. So one-way shear, so ito yung one-way shear natin. So nominal one-way shear strength at section Bin shall be calculated by ito, Bin is equal to or nominal shear is equal to shear at the concrete at plus yung shear at the steel. So cross-sectional dimension shall be selected to satisfy the yung equation na to. So titingnan muna natin kung yung cross-sectional dimension natin is masasatisfy niya dito. So dapat yung BU na to o yung required na shear na i-resist natin is mas maliit siya kumpara dito sa part na to ng equation. So para malaman natin yung BC, ito yung gagamitin nating equation para malaman natin yung value ng BC na to. Yung lambda na to 1.02 for normal weight concrete. Eh usually naman ang gagamitin natin sa mga agricultural structure, hindi naman kayo gumagamit ng mga specialized na ano ng concrete. So usually yung normal weight concrete yung ginagamit lang natin. So yung value ng lambda na to is 1 lang. 1.0. Ito is para sa may mga ano axial force. So dito sa one way shear reinforcement at each section for VU is greater than phi BC or factor the BC, transverse reinforcement shall be provided such as satisfied. Ito yung ano natin yung steel natin, yung shear at the steel is greater than or equal to BO over factored load minus yung shear ng concrete na BC. Kasi bakit may BS yan? O pala, baka makalimutan ko. Kasi kung ito yung ano natin, kung ito yung beam natin,
So, ito yung frac natin. So, maglalagay tayo dito ng mga stirrups. So, kung ito yung BU na i-resist natin, so, BC, ito yung sa concrete. So, meron namang ano, shear na i-resist nung ating concrete. So, yun yung ito. Ngayon, yung ibang mga shear na hindi kaya ng concrete, mapupunta dito sa stirrups. So, magkakaroon siya ng BS. So, yun yung dahilan kaya meron tayong BN is equal to BC plus BS. So, yung BS, ikakalculate natin yung BS gamit yung equation na to. Ngayon, ito namang VS na dito sa baba is gagamitin lang naman natin yung VS na to kung yung ito yung beam natin tapos yung stirrups natin is paganyan naka-angled siya, may angle. Ito yung gagamitin natin na VS pero dun sa ano natin, naman tayo usually gagamit nito. Yung vertical lang na stirrups ang gagamitin natin. So, ito yung ating magiging equation usually na gagamitin. So, doon lang. Para sa ating mga codes. Yung D dito, yung D na to is equal siya doon sa effective dip doon sa beam. Diba, meron tayo ng beam na nakaganyan. Tapos, meron tayo ng reinforcing bar doon, ito yung D. Yun yung equivalent ng D na yun. So, doon sa example natin, mas madali nating maintindihan tong code na to. Kasi, sa calculation natin, meron tayong dalawang uri kung paano nating i-compute yung shear. Meron tayong simplified. Simplified. At saka, meron tayong simplified at saka detailed. Pero usually, dito lang tayo sa simplified. Ginagamit lang naman yung detailed na pag-calculate ng shear na yon. Kung may, ano, kung gusto nyo pang i-check yung